Guys, good evening, good morning, and good day po sa ating lahat. Welcome back to my channel. And this video is all about on paano mag-apply at paano iproseso ang pagpunta dito sa Taiwan. And explain ko din dito kung paano ang process o paano, how many months ang expectations ng pag-a-apply. So ayun, bago natin simulan ang aking vlog na to, intro, pasok. Bago tayo magsimula, unang-una, kaya ko ginawa itong mga video na to na about sa caregiver, caretaker is gusto ko pong makatulong sa mga tao na gustong mag-apply. So, yun, napaka-importante po na pinaka-unang-una po natin gagawin bago po tayo mag-isip ng mag-apply. Isipin po natin mabuti, mag-soul searching tayo kung talagang abroad ba ay para sa atin. Ang ibig ko lang sabihin na wag natin kakalimutang magdasal muna at ipasa Diyos lahat ng ating mga plano para tayo ay mabibiyayaan niya at mag-guide niya tayo sa mga tamang gawin natin sa buhay. So, after sa lahat-lahat at na-realize mo na sa sarili mo na talagang gusto mo pa rin mag-abroad. So, ito na yung mga steps or mga proseso na nangyayari kapag nag-apply ka sa caregiver, caretaker here in Taiwan, sa Taiwan. So, maraming kaibahan ngayon at saka noon kasi noon, normal pa ang lahat. So, ngayon kasi, pandemic na. So, hindi ko alam kung ano talaga yung mga proseso na ginawa nila ngayon na pandemic na. So, there are things na I think so nagbago na kasi hindi ka na pwedeng pumunta ng agency. So, parang nangyayari ngayon, ang nakikita ko is nag-aano sila ngayon, may mga kakilala dito sa Taiwan ng mga broker, ayun. Nag-announce sila sa Facebook or sa TikTok na meron silang hiring and then sinisend na lang yung resume, tsaka yung mga resume, tsaka yung mga picture, tsaka yung video na wherein you are talking in the video like applying, tapos i-send mo na lang siya through internet, through messenger, sasend na lang siya or through line, tapos kukunin ng mga kakilala dito na mga nandito na sa Taiwan na mga broker, mga translator. So sila na yung nag-aano sa mga amo-amo, tapos ang ginagawa na lang, pinapakontakt sa mga agency na connected nila sa Taiwan. So yun, sa Taiwan ngayon, marami dito ang ginagawa nila is yung mga nag-end contract na mga sa factory is hindi na nila pinapauwi. Pinare-recontract na lang nila na hindi na pinapauwi dahil nga sa pandemic and it's very difficult to get people from the other countries kasi delikado nga. So, ang nangyayari din ngayon, nagkakaubusan ng mga caregiver dito kasi nga dahil sa ang mga caregiver na medyo bata-bata pa na which is hindi pa, katulad ko 40 na kasi ako, so I think so meron pa rin silang age limit. So, yung mga medyo matatanda na mga katulad ko, yan yung naiiwan dito na nagki-caregiver, nagki-caretaker. So, mga kabataan nagsilipatan sa factory worker. So, ayun, ang nangyayari, nagkukulang. So, ayun, ang alam ko, kasi pinapa-apply ko ng caregiver yung kakilala ko, dinadaan na siya through social media. Pero dati ang pero kailangan talaga ang pinakaunang-una mo talagang nire-ready is ang humid mo tsaka yung passport mo. As much as possible, make it sure na ang inyong passport is 2 years pa, ang validity niya is 2 years pa. At ang humid naman ay tinatanggap naman yung humid kahit ano lang siya, yung papel lang na muna yung card mo. So anyways, so ayun. I think so, the same pa rin yan, kaso may mga protocol na lang na sinusunod, the same pa rin yan, pupunta ka pa rin ng agency. So, ang gawin nyo na lang po para mag-apply kayo na hindi nyo na kayo pupunta ng agency, ay na lang po kayo online. Marami po yan sa www.workabroad.com. Ayan, mag-ano po kayo dyan. Anyway guys, gagawa ako ng video about sa work abroad, paano mag-apply dyan, paano gagamitin yan, paano gawin yan. Gawin nyo po para maintindihan nyo po kung paano. So, website na yan, mag-sign up kayo dyan. Tapos, dyan na kayo mag-apply. Kasi dyan, maintindihan nyo kapag gumawa na ako ng video tungkol sa work abroad. Ano na mangyayari nyan is, alam ko bago kayo ibibigay ng mga agency sa mga amo is, kailangan nag-medical muna kayo to make sure na wala talaga kayong sakit at wala talaga kayong problema. So, ang nangyayari nyan, ayan, ipapamedical kayo. Tapos, kapag clear naman kayo, tsaka na kayo ibibigay yung mga papel nyo sa mga amo. Tapos,
kapag okay na, meron ng amo. First timer kayo, as a caregiver sa Taiwan is, ayun, kinakailangan talaga na may training. And that is 150 hours. Yan, ang kailangan yung pasukan. Kapag natapos na kayo sa training, ang susunod nun is mga other requirements na katulad ng mga NSO, mga ano ganyan. So, yun nga pala guys, yung sa NSO, wag na, kapag nag-a-apply kayo, mag-a-apply pa lang kayo, wag kayong kumuha na agad ng NSO. Kasi mostly sa mga agency, ang ginagawa nila kahit bago pa yung NSO, makakakuha mo lang. Hindi sila pumapayag kapag hindi sila ang kumukuha. Kasi alam niyo na yun. Kakat kasi sila doon eh. Yaan nyo na yun guys, ibigay na lang natin sa kanila yung mga ganyan nilang style. But anyways, sinasabihan ko lang kayo para hindi masayang yung pera nyo. Pagkatapos nyo mag-training, iintayin na lang yun, na lang nun yung visa nyo. Kapag tapos na kayo mag-training. Kasi kakailanganin kasi doon sa visa yung training certificate nyo. So, ipapadala pa nila yan. So, mag-aantay pa kayo. Tapos, habang naghihintay kayo ng visa nyo, is pinaproseso nyo na yung mga other papers nyo, like voter's affidavit, I remember, tin ID, basta marami pang mga kung ano-anong mga requirements. So, pagkatapos nun, mag-aantay na lang kayo ng ticket nyo, tsaka yung visa nyo. Pag tinawag na kayo for ticket at visa nyo, dire-diretso na yun. Dire-diretso na yun. Mag-aano ka na lang, magbabayad ka na lang ng placement fee and all. So, pala sa placement fee guys, ang placement fee ng caretaker caregiver ay hindi na katulad ng dati na umabot ng 100 plus sa peso. Ngayon is nasa 35. The last time nung ako is 35 na lang siya. Kung wala kayong talagang pera, wala kayong mahiraman na, yung alam niyo yun, mas maganda talaga na may mahiraman kayo na walang interest. Kasi malaking bagay yun. Pero kung wala talaga, wag kayong mag-alala guys kasi yung mga nagpapautang sa Pilipinas, mga lending, pinag-aagawan yung mga nag-a-apply ng Taiwan kasi alam kasi nila na talagang kayang magbayad at huwag mong problemahin yung placement fee. Ayan. Actually, pag nag-a-apply ka, ang problemahin mo lang pera yung pagpunta-punta mo sa Maynila tsaka yung first mo talaga na medical. Tapos after nun, pag nag-medical ka ng pangalawa mo, magkano yun? Siguro mga 10,000 lang. Tsaka yung, of course, yung ano mo, yung training mo. Pero alam ko guys, merong mga agency na ina-assist nila yung mga ano nila, mga aplikante nila. Especially pag meron na talagang amo, bago ka nag-training, may amo ka na talaga. Tapos ina-assist nila yung ano na mag-training ka muna. Tapos kakausapin nila yung nagpapautang na lending na pinaling training center na kasi kakakonaibans lang din nila yung mga training center. Kakausapin nila na tsaka na lang pag nakuha na yung placement fee para makabayad sila. And anyway guys, yung training fee is, alam ko yung amount, nasa 28,000 siya. So, hindi ko alam sa ngayon kung magkano. Basta noon 28,000. Kasi noon, diba, wala pang pandemic. So, baka ngayon kukunti lang ang pwedeng, hindi pwedeng marami kayo. So, syempre, the more na konti kayo, mas malaki yung mga bayarin. So, anyways, yun ang hindi ko alam sa amount ng training sa ngayon na ayun guys, pagkatapos nun guys, magbabayad kayo ng placement fee at tapos ayun na, maghintay na lang kayo ng araw na naalis na kayo. So, ganun lang. Sa akin, yung experience ko noon, hindi ako umabot ng months mula nang nag-apply ako kasi mabilis na yun sa akin kasi hindi naman ako nag-training kasi wala nang training pagka-ex nyo is one time lang yun. Magagamit mo yan for 12 years. 14 years na pala ngayon ang allowed ng isang Filipino na magtrabaho dito as a caregiver here in Taiwan. So, yung training na yun, ano na yun, hindi na yun uulitin na kumbaga after 3 years mo pag-uwi mo, pag-trainingin ka ulit. No, it's only for the first-timer dito sa Taiwan. Pero kung caregiver ka sa other countries, tapos magpasok ka ng Taiwan, you are considered as first-timer. Kasi Taiwan magkaiba. Kasi dun sa training, ang pinag-aaral, it's not all about caregiver lang talaga. So, tinuturo dun ang kanilang language, ang mga pag-uugali ng mga Taiwanese, ang kanilang food, kind of foods, paano sila lutuin, ganyan. So, yun lang ang pagpuproseso sa papuntang Taiwan. Which is, hindi rin ako ganun ka-sure kasi marami ng pagbabago mula nang nagkaroon ng pandemic. Kasi yun na nga,
yung normal na sinasabi nila. So, ang inabutan ko yung normal pa lang. So, ayun guys, just want to give you some tips. Medyo mahirap mag-apply ngayon kasi yung proseso ang mahirap kasi dahil nga sa mga maraming bawal. So, ayun guys, sana kung decidido talaga kayo, sana makita-kita tayo dito at ayun, pray po tayo na sana matapos na yung pandemic at maging normal na ulit ang lahat. And sana marami kayong natutunan. Kung yung mga tanong na hindi ko nasagot sa video na to, pwede po kayong mag-comment down below and I will answer all your questions. And if there are things na you want to know more, sige po, itatry po natin. And thank you so much for watching and God bless everyone. Bye for now. Chayo!